Tama bang ipanalangin natin ang mga namatay na? Ang panalangin para sa patay ay isang konsepto na hindi sinang-ayunan ng Biblia. Walang halaga ang ating mga panalangin para sa isang taong patay na. Ang totoo, ang tao sa oras ng kamatayan, ang eternal na patutunguhan ng tao ay tiyak na. Kung naligtas siya sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, nasa langit na siya kung saan makakaranas siya ng kapahingahan at kagalakan sa piling ng Diyos. Ngunit kung hindi siya sumampalataya sa Panginoong Hesus, siya ay tiyak na nakakaranas na na walang hanggang kaparusahan ng Diyos sa impyerno. Ang kwento sa isang mayamang lalaki at isang pulubing nagngangalang Lazaro sa Lucas 16 ay nagbibigay sa atin ng malinaw na paglalarawan ng katotohanan ito. Ating basahin ang Lucas 16. Lucas, Kabanata 16, Talata 19 hanggang 31. Ang mayaman at si Lazarus. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pinto ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako sa apoy dito." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mong dahil may malawak na pangin sa pagitan natin, ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi na makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi na rin makakatawid dito." At sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon ang mga Abraham, nakikiusap ako sa inyo. Papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay na pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kung may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila." Ang kwento ng isang mayamang lalaki at isang pulubi na nangangalang Lazarus ay ginamit ng Panginoon ang kwentong ito upang ituro na pagkatapos ng kamatayan, ang mga hindi mananampalataya ay walang hanggang mahihiwalay sa Diyos at maaalala nilang malinaw ang pagtanggi nila sa Ebanghelyo dito sa lupa. At wala nang lunas ang nakakapaghilakbot na kalagayan nila. Malimit na hinihimok ang mga taong nawala ng mahal sa buhay na ipanalangin ang kanilang mga namatay at ang kanilang naiwanan. Dapat nga na ipanalangin natin ang mga naulila, ngunit hindi ang mga patay o namatay.
Walang sinuman ang dapat na maniwala na maaari pang imanalangin para sa mga namatay at magkaroon pa ng epekto ang panalangin para sa kanila. Itinuturo ng Biblia na ang huling hantungan ng tao sa kabilang buhay ay malalaman kung paano sila nabuhay dito sa lupa, kung paano at ano ang ginawa ng tao noong sila ay nabubuhay pa sa lupa, katulad ng ginawa ng lalaking mayaman. Basahin natin ang aklat ng Ezekiel, Kabanata 18, Talata 20. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ang kaluluwa ng tao ang napupunta sa impyerno o sa langit. Natural ang kaluluwa ang pinapanalangin na magsisi, makakilala at magbago. Pero ito ay yung mga kaluluwang buhay o binigyan ng buhay, ang tao. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Sila yung mga taong pwedeng magsisi, mapighati at tumalikod sa kasalanan. Ano ang tatalikuran mo kung wala ka ng pagkakataong ipamuhay ang kabanalan at kabutihan kung patay ka na? Yung mga taong buhay na pwedeng manampalataya. Paglalagak, pagpapaubaya at pagtitiwala natin ng ating buhay sa mundo at pag-asa nang walang hanggang buhay kapiling ang Diyos. Ano pa ang ipagkakatiwala? Ang kasanayan ng paglalagak kung nandun ka na sa kabilang buhay at umaasa sa dasal ng mga tao sa mundo ng mga buhay? Paano sumunod at manatiling hanggang wakas? Paano ka pang magpapakita ng pagsunod kung ang buhay mo ay natapos na sa mundo ng mga buhay? Yung mga pwedeng sumunod at manatiling hanggang wakas, paano ka pang magpapakita ng pagsunod kung ang buhay mo ay natapos na sa mundo? Paano ka nanatili hanggang wakas kung di ka nagpasimulang sumunod ng pasimula sa mundo ito? Kaya sa konteksto ng tinatalakay sa paksang pananalangin sa kaluluwa at sa konteksto na tumutukoy sa mga kaluluwang buhay sa mundo na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita at hindi na nakakakilala sa katotohanan ng Panginoong Yesus, hindi ito panalangin sa mga kaluluwa ng mga patay na hindi na makapagsisisi, hindi na nga rin makapagpabautismo pa, hindi na makakasampalataya, hindi na makakapagbagong buhay, hindi na makakasunod at makakapanatili ng tapat hanggang wakas dahil sila ay mga patay na. Hebrew chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Sinasabi sa atin ng manunulat ng Hebreo, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa talatang ito, nauunawaan natin na walang pagbabagong mangyayari sa espiritual na kondisyon ng isang tao pagkatapos niyang mamatay, sa kanyamang sariling kagagawan o sa dahil sa kagagawan ng ibang tao. Basahin natin ang 1 John 5:16. Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, ipanalangin ninyo siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. May mga kasalanang nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. Ayon sa ating binasa, kung walang kabuluhan ang pananalangin para sa mga nabubuhay na gumagawa ng kasalanang nakamamatay, o ang patuloy na pagkakasala ng hindi humihingi ng kapatawaran sa Diyos, paanong ang panalangin para sa mga namatay
ay magkakaroon ng bisa gayong walang ikalawang pagkakataon para sa kabilang buhay upang magtamo sila ng kaligtasan. Ang bawat isa sa atin ay may iisa lamang buhay at mananagot tayo sa Diyos kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Maaaring ang ating mga desisyon ay ma-impluensyahan ng iba, ngunit sa huli, magbibigay sulit tayo sa Diyos sa bawat desisyon na ating ginawa o ginagawa habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Pagtapos na ang buhay sa lupa, wala na tayong desisyon na magagawa pa at wala tayong pagpipilian kundi humarap sa paghuhukom ng Diyos. Maaaring maipahayag sa panalangin ang mga pagnanais ng iba para sa atin, ngunit hindi nito mababago ang anuman. Basahin natin ang aklat ng Roma sa Kabanata 2, Talata 3 hanggang 9. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag na ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy na gumawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos, at buhay na walang kamatayan. Sa mga iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos, ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. Ayon sa ating binasa, napakabuti ng Diyos dahil binigyan pa niya tayo ng pag-asa habang tayo'y nabubuhay pa. Binigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi sa ating mga kasalanan. Ang panahon ng pananalangin para sa kaligtasan ng isang tao ay habang nabubuhay pa siya dito sa lupa at habang mayroon pang posibilidad na mabago ang kanyang puso, pag-uugali at pamumuhay.